Huwag kayong magpa-five and talk. Huwag kang magpa-five and talk. Hi mga tao! It's your teacher vlogger, Hanile. Alisin na natin. Ah, mga para-pagnalya natin. Huwag lang to kasi feel na feel kong isuot tong aking mini mouse hairband, you know. Ang cute-cute ko dito. Ayun mga tao, kaya ako naisipan na mag-vlog ngayon kasi napakadami nang nagme-message sa akin. Paano daw ba mag-apply sa 5-1 Talk? Ano daw bang ginagawa sa 5-1 Talk? At kung magkano ba daw ang mga kinikita sa 5-1 Talk? Well, lahat yan sasagutin ko dito sa vlog kong ito. Unang tanong, ano ba ang 5-1 Talk? 5-1 Talk is one of the famous ESL company. Galing siya sa China, Beijing, China. And ang mga teachers niya ay Filipinos. Our students are Chinese. At kami mga Filipino teachers ang nagtuturo sa kanila ng English. Language, reading, speaking, conversation. So, paano ba makapasok sa 5-1 Talk? Unang-una, kailangan yung mag-apply. Of course, register. Meron akong link dito sa baba para makapag-register kayo. Click the link. Siyempre mga tao, bago kayo makapagturo sa 5-1 Talk, meron din naman silang requirements. So, ito ang requirements ni 5-1 Talk. Ta-da! Be a bachelor's degree holder. Get your requirements ready such as college diploma or any proof of graduation, NDI clearance, one government-issued ID. Keep your mobile phone line open as well as your Skype account as they will get in touch with you there. Make sure you have up-to-spec computer equipment such as Windows 7 or above or Mac, CPU Intel Core i3 6th generation and above, 15 to 17 4th generation and above, AMD A series and above, or AMD Ryzen. Memory at least 4GB of RAM with a minimum of 100GB free hard disk space available. A high-definition external or integrated webcam, a headset with an extended noise-canceling microphone, a wired DSL broadband or fiber connection, a quiet, distraction-free teaching space with good lighting. Kung pasok yung requirements mo sa 5-1 Talk, pwede ka nang mag-apply. Paano mag-apply? Click the link below. Ayan, sasagutan kayo dyan ng application form. Next, after ilang araw, mga 1 day, 2 days, 3 days, mga ganun. Mga ilang araw lang, tatawag na sila sa'yo. That's for initial interview. Sa initial interview, tatanungin ka lang naman ng mga very light question na interviewer. I-observe ka lang niya kung paano ka makapag-usap. Paano ka mag-converse sa kausap mo in English, of course. Usually, at tinatanong ng interviewer lang naman sa'yo ay tungkol sa sarili mo. Ayun pa lang. Initial interview pa lang naman yon. And after the initial interview, mga tao, ang kasunod na nun, kukunin nila yung Skype ID mo. Yes, kailangan may Skype ka. Because doon magaganap ang mga trainings. After na initial interview, ang magaganap na ay ang technical check. Dito na i-check via Skype, video call kayo nung mag-interview at i-check yung specs ng laptop nyo or PC nyo, i-check yung spec ng camera nyo, ng background. Kung wala pa kayong headset, that's fine. Pero better kung meron ka na kayong headset with noise cancelling. Ako nung in-interview ako noon, wala pa, earphones lang ang gamit ko. Tapos, ang gamit kong camera ay yung sa cellphone ko. Hindi ko naman alam na bawal pala yun. So, very confident ako kasi ang ano ng cellphone ko, sabi ko, makakapasa ako nito kasi hindi naman ng cellphone ko. Sabi sa akin nung mag-interview, can you please use the camera of your device, like your laptop or your webcam? Mga tao, kailangan ng LAN cable. Tcharen! Kung gusto niyo magturo sa 5-1 Talk, kailangan may LAN cable kayo. Hindi basta lang na mayroon kayo malakas na internet connection, kailangan nakakonect yung cable sa device niyo tsaka doon sa router o sa modem. Ayun na nga. Nilaks ako na loob ko. Gumastos na kami, 4K. 4K. Siguro sa inyo mura lang yun. Pero sa akin malaking bagay yung 4K. Ayan, gumastos ako ng 4K. Bumili ko ng headphone, camera, webcam, table, at saka pang background muna kasi wala pa to. Hindi pa naman to kasi sabi nila kailangan daw white background. So, ginawa ko, bumili ko ng kartulinang puti. Ayun na yung mga binili ko mga tao. Tsaka,
battery ng mouse. Kasi may mouse na naman ako, wala lang battery. Yes, kailangan kasi ng mouse mga tao. Kailangan ng mouse at pailaw. Kailangan ng ilaw. Magpapakita ko sa inyo yung ilaw ko. Ito, ilaw ko. Wait. Ayan ang ilaw ko mga tao. Hindi, napakaliwanag yan. Parang akong kukunan ng liwanag. Dalawa yan. Ayun pa isa ko. May boomerang sa akin. Gawain. Sobrang liwanag dito actually. So, ang puti-puti ko talagang tignan. Doon, hindi talaga akong puti. Hindi akong maputi. That's fine. I love my color. I love my skin tone. Ano ba? Tumatagal na tayo. Naalala ko mga tao, yung training ko ay umabot ng 2 araw. Ayan. Tinrain kami ng mga bagay-bagay tungkol sa China, Chinese culture, and binigyan kami ng link ng PDF file ng pag-aaralan namin training. Self-training naman. Pero binigyan nila kami ng tips kung paano. Tsaka doon sa PDF na binigay nila, meron na doon tips kung paano ka magtuturo pag magde-demo ka na. So, super kailangan mo lang intindihin talaga at isa puso at mag-focus ka doon sa mga do's and don'ts. After the training, 2 araw yun, na nagsagot din ako ng mga tanong-tanong doon, nag-self-review, self-train, kasi kasama yun doon sa training. Sa ikatatlong araw, tinanong na kasi kami kung gusto niyo na bang mag-demo sa gantong araw, kung hindi pa, kailan. So, nasa sa inyo yan. Kung ready na kayo, pwede kayo mag-demo na. Kung hindi, edi pa-extend pa kayo ng ilang araw. So, ako, ayoko na ng matagal na agony. So, go for it na agad ako. Nag-demo na agad ako on the 30. And, awa naman ng Diyos, nakapasa ako. Ayun, nakapasa na ako. Bumila na ako ng 1 araw. Pwede na ako mag-open ng klase ko sa 5-1 Talk. Siguro sa mga next video ko, sabihin ko sa inyo kung paano mag-open ng slot, paano mag-pabook, paano dumami ang regular students, and many, many more. Huwag kang mag-5-1 Talk kung hindi ka committed. Kung mahina ka mag-commit. Huwag kayo mag-5-1 Talk kung mainit ang ulo nyo. Kung mahina ang inyong patience sa bata. Dahil hindi lahat ng bata ay magaling. May mga bata na sobrang gagaling. May mga bata na kailangan na ng atensyon. As teachers, kailangan natin maging mapagpasensya. Mahabang PC. Kasi kailangan natin yan sa ating pagtuturo. Sobrang fulfilling naman kapag nakapagturo ka sa estudyante mo. Yung from beginning na wala siyang alam talaga as in hanggang sa nag-e-evolve na marunong na siya, talagang sarap sa puso. May ganun akong mga estudyante na since day one hanggang ngayong araw na to, estudyante ko sila. Like, nakita ko yung improvement nila tsaka progress nila na nakakatuwa. Masarap sa puso na magturo. Kung mahilig ka magturo at kung ayaw mo lumabas ngayon o wala kang work, ayaw mo na ang work mo ay sa malayong lugar, mag-home-based ka. Kaya-kaya niya. Ang kagandahan pa dito mga tao, makakapag-decide ka kung kailan mo gusto magturo at hindi. Mag-open ka ng slot ng klase mo kapag wala kang ginagawa. Close mo or huwag ka mag-open kapag busy ka sa araw na yun o gusto mo mag-day off sa araw na yun. Super flexible naman eh. Pwede mo naman i-cancel ang klase mo kasi may penalty yun. Ito yung maganda sa 5-1 to. Hawak mo yung oras mo. Kung gusto mo magturo sa araw na to, maghapon, simula umaga hanggang gabi, go. Kung ayaw magturo kinabukasan, go. Kung may date ka, birthday mo, go! Sige lang! Kasi, hawak mo ang oras mo. Kinishare ko lang yung experience ko sa inyo na nag-e-enjoy talaga ako at masaya ako sa 5-1 Talk. So, kung may mga tanong pa kayo, huwag kayo mahiya, mag-comment lang kayo dyan, sasagutin ko kayo. At sana may natutunan kayo dito sa video ko to. Siguro next time na yung iba, PM nyo lang ako or comment lang kayo dito sa aking comment box. Yes, mag-comment lang kayo dyan at sasagutin ko ang inyong mga tanong. That's it for my vlog. Kung may natutunan ka at kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell button para lagi kang updated sa aking mga videos. It's your teacher vlogger, Hanile. See you on my next vlog. Bye-bye!